easy cash flow. Yung pagbukas mo, pag may dumaan, meron ka ng income. So yun yung gusto kong traditional business. Hindi tayo maghihintay ng mga 1 month, 2 months, 3 months bago tayo magkain income. Ang mahalaga ngayon sa negosyo, sa sisimulan mo, everyday may benta ka. Everyday may kita ka. Yan po yung napakalaga sa buhay natin, sa mga negosyante, okay? Easy cash flow. Ibig sabihin, madali lang magkaroon ng benta. Hindi yung pagkahirap-hirap, yung hirap hanapin ng niche mo, hirap hanapin ng client mo. So, hanggang sa madrain ka na, wala kang benta, wala kang kita. Di ba? Okay? So, dahil dyan, ito po ang aking mga sisimulang negosyo. Kung ako ay magkakaroon ng chance, I will choose one of these, okay? So, first, alright, Positive Day Gilibers, this is Dr. Gigi D. Sunga from Rockstar Technologies Incorporated, IMG Rockstar Community, and of course, Rockstar Corporate Training. Magandang araw sa lahat ng Gilibers natin, OFW, and dito sa Pilipinas. Alright, so balik traditional business tayo, yan. So this weekend kasi nagkaroon tayo ng chance to visit food park, yan, and car wash na may iba't ibang business. So then may nakausap tayo ng mga business owner ng traditional business. So sabi ko, sige, itry natin, okay? So ganito, kung ako po ay mamimili, okay, so or mag-start, hindi natin masabi ako, I'm not closing my door to start a traditional business. I'm not closing the door. So may naka-line up na tayo. So ano ba yung top 4 na sisimulan ko? Okay, let's go, let's go. Okay, so ganito po. Nakita ko po ang opportunity na meron sa traditional business, okay? So dahil dyan, kung pipili ako, nag-set lang ako ng criteria. So tinawag ko siyang the triangle of traditional business. So yan, drawing na lang. The triangle of traditional business. Pero ako po, ako, I still recommend, no, 100% the non-traditional business. Kasi ngayon po, nasa non-traditional business si Rockstar. So as you know, nasa financial industry tayo. So meron tayo, member tayo ng IMG Rockstar, type 1 leader ng IMG Rockstar community. So non-traditional kasi no boundary po, kahit saan, pwede ang client namin, OFW, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yan, marami akong members. We are operating 24 hours. Yan. Kasi, di ba, iba yung time zone natin. So, like, madaling araw sa atin, hapon sa Saudi, hindi ako nagkakamali. So, umiikot ang business natin 24 hours. And it's doable, easy to do, fast. Yan. Tapos may system tayo. So, napakaganda. Kaya nag-stay ako sa non-traditional business. Pero, dahil siyempre gusto rin naman nating makatulong sa mga traditional ang business. So, nagawa po akong criteria. Okay? So, the triangle of traditional business. So, tingnan natin. Una-unang part of triangle of the traditional business. So, kung ibig sabihin po, bakit ako pipili o paano ako pipili ng traditional business? One, meron siyang recurring customers. Okay? Paulit-ulit ang customers. Yan. So, customer mo ako ngayon, few days, babalik ako sa'yo. Then, babalik ako sa'yo. So, recurring customers. Alam niyo po ba na yan ang sikreto ng 7-Eleven, supermarket, mga fast food. Paulit-ulit lang naman yung customer nila. Starbucks, diba? Yung customer nila ngayon, after 2 days, babalik yan. Sa 7-Eleven, araw-araw na dyan yung customer nila. Mga estudyante, mga empleyado. Okay? So, second criteria is, meron po siyang leverage income or pwede siya magkaroon ng leverage income. Ibig sabihin, franchisable. Okay? So, pwede siyang ipa-franchise. Pwede siyang, meron kang magpa-franchise ABC or pwede magkaroon ng brands ABC. So, something like that. So, magkakaroon, kahit traditional business siya, scalable siya. Okay? And you can have leverage income. Alright? And last criteria, ito, easy cash flow. Yung pagbukas mo, pag may dumaan, meron ka ng income. So yun yung gusto kong traditional business. Hindi tayo maghihintay ng mga 1 month, 2 months, 3 months bago tayo magkain income. Ang mahalaga ngayon sa negosyo, sa sisimulan mo, everyday may benta ka. Everyday may kita ka. Yan po yung napakalaga sa buhay natin, sa mga negosyante, okay? Easy cash flow. Ibig sabihin, madali lang magkaroon ng benta. Hindi yung pagkahirap-hirap, yung hirap hanapin ng niche mo, hirap hanapin ng client mo. So, hanggang sa madrain ka na, wala kang benta, wala kang kita. Di ba? Okay? So, dahil dyan, ito po ang aking mga sisimulang negosyo. Kung ako ay magkakaroon ng chance, I will choose one of these. Okay? So, first, tandaan natin, yan po yung triangle, ha? So, pinili ko po to because of this criteria. Okay? So, first, salon. Yan. So, parlor. Yan. Kung magkakaroon ako ng chance, gusto ko po yan.
for two reasons, okay? First, kumikita ka po by your services. Sa salon, di ba, nagpapagupit ka, nagpapakulot, that's service. And by selling products, di ba? Iba na ngayon po ang sa salon. Nag-o-offer na si meron na sila mga upselling, cross-selling na tinatawag. So, bebenta ka na ng oil, bebenta ka na ng shampoo, conditioner, kung ano-ano, di ba? So, that's good. Ako natutuwa sa ganung strategy ng mga salon. Okay? So, recurring customer like ako, kagupit, di ba? Bibili pa tayo ng oil and all. Okay? So, napakaganda. Salon, barbershop, ayan po ang pwede nating simulan. Okay? Second, of course, nasa lineup ko, car wash. Recurring ano din yan, customer. And pwede kang magkaroon ng 3-in-1, 4-in-1 car wash. Yung pinuntahan ko po sa Kulis. Centro House of Foods, yan pangalan. Salamat po ha. So, nagkapi tayo, kumain tayo ng pansit. Car wash, may barbershop, may kainan, may tapsilog, may pansitan. So, ang ganda, di ba? So, pwede kang magkaroon ng nagre-rent lang sa'yo kung ayaw mong ikaw mismo ang magnegosyo ng apat. Okay? So, ganda. Car wash, okay? Next, ito po, laundry. Yan. So, laundry business. Alam nyo, merong ngayong business model na binubuo si Ma'am Joyce, no? Panoorin nyo na lang, Joyce Yo. Meron na po siyang sa UERM, Santa Mesa, then may drop-off sa UST. So, yun ang business model niya. So, ibig sabihin, recurring clients din, and pwede kang mag-explore. So, ibig sabihin po, limbawa, drop-off sa UST. Doon lang lalagay na naman nagpapa-laundry ang mga damit nila. Lalaban sa UERM. Pabalik, ganun lang. So, it's a nice to explore, no? To experiment on the business model. And again, number one, recurring clients, okay? And number four, pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo. Again, our invitation sa lahat magusto magpa-coach kay Doc. We are doing business and life coaching. And of course, under Rockstar Corporate Training. So, we can be your speaker kung meron kang team building or seminar. And of course, meron tayong IMG Rockstar Community, everyday po yan, free webinar, 6 p.m., 8 p.m., and meron na rin tayong 2 a.m. para mas maintindihan natin how to increase your cash flow, how to invest sa mutual fund, and paano tayo magkaroon ng mag-avail sa Kaiser. Ang Kaiser 3-in-1 po yan, life insurance, health insurance, and investment. Okay? And last, yan, food, yan. Hindi tayo lalayo sa food. Sa food naman, dalawa yung pagpipilian natin. Ay, kasi may na-discover po ako doon sa piging, doon sa food part. So, ang business po nila ay classic. Classic, ibig sabihin, nung pang-unang panahon, negosyo na natin, ice crumble. Sino hindi nakatikim ng ice crumble? Lahat tayo nakabili, di ba? Piso, dos, tres, may konting gatas, di ba? Alam nyo ba, yun ang negosyo nila ngayon at nagtatagumpay. So, pwede mong i-revive ang mga unang negosyo. Classic business, okay? And of course, sa uso tayo. So, mamili ka, classic, medyo upgrade mo lang na konti kasi sila, yung ice crumble, nilagyan na nila ng ice cream. Hindi lang gatas, may ice cream pa sa taas. Okay? And, yon. So, food, yan. Both extreme, pwedeng classic or usong business. Hindi pa rin tayo alis sa food business. Okay? Alright, so sa ating po lahat, ayan ang pwede mong pagpilian. Na ako, top choice ko po yan. Top 4. Traditional business kung magdadagdag ako ng business. Pero of course, I encourage you to start your non-traditional, di ba? Non-traditional, sama mo ng traditional business. Kasi wala pa rin tatalo sa non-traditional like we are having sa IMG Rockstar Community, okay? Maraming salamat! So sana nakatulong po ang ating vlog. So sa lahat ng mga may question about business, mag-comment ka lang po sa baba, okay? And please share this video sa lahat mga kaibigan natin. Kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumulad ang ating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go. Kape po tayo.